Ito mga kababayan, yung balita dito sa Manila Standard. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Papakinabangan natin yan. Baka imbis pakinabang po, perwisyo yung abuti natin dito. Kaya pag-usapan po natin. Baliktad na niya, Mr. Maravillas. Basahin ko na lang po, Philippine backs Global Pandemonium Treaty versus next outbreak. What? Mr. President, baka po trap po ito para sa atin tulad ng ICC. And this is a treaty. Kailangan siguro, before tayong papasok dito po sa sinusulong ni Bergeri, si Bergeri yung nagsusulong nito. Ito yung purpose ni Tedros nang pumunta rito. What? Gusto tayong papasokin sa isang tratado. Di ba yung mga treaties po, kailangan yung review ng in concurrence of the Senate. Kailangan i-review siguro po ito, Mr. President, before na pag-aralan ng maigi. Kasi baka mawala yung independence po natin dito. Hindi na tayo makapag-decide on our own kasi nakapirma tayo ng tratado. Yun ang mga style nila, itong mga globalista. Sa human rights, sa ICC, ganun ang ginawa nila. Kaya nga, yung ginawa sa ICC, umalis na yung ating bansa during the time of President Digong. Tama yung decision na yon. Kasi sila na yung nangingialam at nagdidikta dito sa atin kung paano patakbuhin po, Mr. President, yung justice system natin dito. At sila na yung gusto mag-imbestiga. What? Yung kaso ni Delilah, gustong pangialaman. Ayanin yung ganon. And later on, pati dito sa health natin, pangingialaman nila po, may treaty. Signatory ka niya. What? Laging ganun po ang ganilang ginagawa. And it is a trap. Yung pagiging independent country natin, hindi na po. Kasi sila na yung magdidesisyon ng buhay natin. Doon kadusugan natin, in the guise of protecting our health at paraan niya yung mga benefits na limbawa yung sa talks, magiging priority niya natin siyempre yung mga members. O ganun palagi, pag hindi niya, hindi ka masyadong priority sa makakapag-avail para mainganyo tayo. Yun ang pain nila, sa madaling sabi, trap nga eh. The Philippines backs the creation of a global accord on pandemonium prevention daw. Ayun ang front nila. Para sa prevention, paganda, preparedness, and response. Mr. President, tingnan ninyong maigi po ito. Na-discuss ba ito ni Tedros nang bumisita sa inyo po? Kami na-appreciate natin yung response po ninyo kasi nasend siguro mga kababayan ng ating Pangulo na gustong ang ibig sabihin ni Tedros po, tuloy-tuloy lang yung state of calamity tapos yung mga protocols na gusto na tayo na bumalik sa normal. Ayaw niyang bumalik sa normal. Kaya yung mga sinasabi ni Tedros, yun ang sinasabi ni Bergeri, yun ang sinusulong eh. Palitan na po ninyo si Bergeri. Kontaminado. Kontaminado yung utak. Parehas ng utak ni Tedros. Kung yung loyalty mo, Bergeri, doon na sa Judas, alam mo, mag-resign ka na dyan. Di ba?
Doon ka na magsweldo sa agency ni ano, agency ni Tedros, para hindi builo ka, doon ka masaya eh. Pero ito, ang problema dito, you are ano, drawing your salaries from the taxes of the Filipino people. Pagkatapos, ang sinusulong mo, agenda ni Odas, huwag kami. Kung ano ang dikta ni Odas, yun ang sinusulong ninyo. And this time, gusto mong papasokin sa isang tratado yung ating bansa. You see? So ito, Mr. President, ang siguro ito, pagtingin ko man lang po ito, which I believe valid po yung ating sinasabi. Kasi may experience na tayo, ICC, nangialam sila kasi signatory tayo, butit nag-withdraw. Yung ICC, International Criminal Court, yun mga kasi nito, itong Judas, lahat sila, mga agencies under the United Nations, sila yung ginagamit ng UN para diktahan yung bawat bansa. Hindi man yan yung original na mission ng United Nations. Ang United Nations para lang maging matahimik tayo. Hindi nag-aaway-away yung mga bansa. Diba? Ngayon po, in-expand nila lahat ng aspeto ng buhay natin bilang mga mamamayan ng isang bansa, gusto na nilang pangialaman. Tama ba yun? So, importante, Mr. President, siguro, pa-review mo muna ito. So, ito yung sabi ni Bergeri. This is very important, important for the Philippines to support the Pandemonium Treaty. What? For which we are really supporting. What? Automatic yung support. Supporting without thinking. Pagkatapos, yung mga kalukuhan nilang mga protocols and restrictions, kasi signatory ka na, hindi ka na pwedeng umayaw. Lahat, to the letter, kung ano yung imposisyon nila, susundin mo. Kung kanya signatory. Bawal sa mga resort, pumasok. Bawal. Sarado ang mga resort, sarado. Sarado yung mga negosyo. Kasi may pandemonium na naman, sarado. Hindi na. Hindi ka ngayon, hindi pwede, Mr. President, na i-open mo yung ano. Kasi signatory tayo, susunod tayo lahat. Sa kung ano ang sinabi. Kasi, di ba prevention na niya ito? So, itatali nito, Mr. President, yung inyong mga kamay. In the next, 5 years of your presidency, nakatali na yung kamay mo sa kanila. You cannot act on your own anymore. Sinurrender na natin sa kanila because of the treaty. tama po, Mr. President, yung analysis ko. Baka niya, Mr. Maravilla, sumubra. Kulang pa nga yan. Yung mga sinasabi natin, kulang na kulang pa. Hindi ko pa sinasabi sa inyo kung ano yung direksyon nito. Because of the current pandemonium, sabi ko sa inyo, yung gagamitin nila. All countries agreed that this treaty should be there. O, kita ninyo. No more walls, no more chains, no more selfishness in closed doors, for we are one in God's family. Kanta-kanta lang yun, yon, great jubilee. Wala na, borderless na po. All nations of the world, yung direction po, pag-iisay nila. And it will be run
It will be ruled by one leader. Eh, sabi ko sa inyo, iginamit nila itong pandemonium. Sunod, gira, sunod yung ano, climate change. Kasi lahat yan borderless. Guguloy nila, order of kayo po, order before chaos. Aw after chaos, order pala, hindi before. They are creating chaos in the world, mga kababayan. Tapos papasok sila ng mga resolusyon, ito ano yung gawin natin, magsama-sama tayo. Pirma ka rito sa tratado. Hindi tayo magkakamali, mga kababayan. Sabi ko sa inyo, you read the conspirator's hierarchy of the Committee of 300, you will understand kung ano ang nangyayari sa ating mundo, including this treaties na gusto nilang isulong. Ano yung objective nila po? Si Dr. John Coleman, you can order that online sa Amazon. Tagal ko na itong nabasa, siguro mga 15 years ago. May timeline po sila sa implementation. Nasa full implementation sila ngayon because their target, mga kababayan, is 2030. Total takeover. All the technology, mga kababayan, na gagamitin nilang armas to control humanity, in place na po the digitalization of all transactions. Ayun po, in place na siya. Kaya lagi kong sinasabi rito, Mr. President, review ninyo. Kawawa po yung... Diba? We should all be ready, sabi rito. Should all help each other in this situation. We need to exchange information if there is a situation like this. Kita ninyo? Justified? Oo naman niya. Kailangan talaga niya yung sharing ng mga information. Sabi ko sa inyo, created crisis po itong ginawa nila. Dinesign talaga po nila. Hindi man nila tinatago. Si Evil mismo, nag-lecture. Tapos, sabay sulong ng kanyang talks, tapos yung ID. The Judas has said such instrument could represent a global commitment to work together as an international community to help prevent disease outbreaks from impacting individuals, communities, countries, and the world in the same way as the Bidco pandemonium did. Pag binasa mo po, wala kang background ng mga kalokohan nila, approve. Di ba? Wala kang background kung anong motibo nila. Hindi mo alam. Approve. Ano man ang yan, diferensya dyan? You are blind. So blind. Because the God of this world, mga kababayan, blinded humanity. Binulag. At the heart of the proposed accord is the need to ensure equity in both access to tools needed to prevent the pandemonium, including technologies like the Tuklaw, personal protective equipment, information, and expertise. O, sinong ayaw? In access to healthcare for all people, kasama nito yung control ng movements ng tao, yung digitalization. Hindi nila yun binabanggit kung paano. Pero, QR code anya tayo. Health pass. Hindi ba anya, Mr. Maravillas? We need to na yung health pass. May kapalit. E-arrival. In all the information, dapat nandun. Para anya,
kwan ka, madali na ma-verify. Di ba? Kung ano yung health status mo. Kung may tox, walang tox, nandun. Sabi ko sa inyo. Pero ano, Mr. Marabilis, ano, i-impose? Hindi pa. Ganon ang style nila para hindi ka magsuspitsa. Pero pinapauso na nila yung QR code lahat. Ganon, mga kababayan, ang style nila. The current working draft will be advanced into a conceptual zero draft of the accord to be discussed in December, sabi po ng agency. Kita ninyo, talagang sunod-sunod yung mga activities nila. Kasi nga po, may timetable sila for control. Kaya Mr. President, magkabubuti siguro po na tingnan muna ninyo ito kung ano yun itong pinagagawa ni Bergeri. Papasok sa tratado. Logi ka nito, Mr. President. This will ano reduce your powers. Di ba? Your presidential powers will be reduced. Hindi mo na pwedeng basta't mag-desisyon ka pag tungkol dito sa ano, sa mga health protocols. Kaya nga parang kontra sa iyo si ano si Bergeri doon sa implementation ng optional use of hindi ka nakalata, Mr. President. Despite the recommendation ng IATF, recommendation 'yon, pero si Bergeri in the medical establishments nag kumontra. It is not about your health. It is about control. O baka lang gusto niyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman po, pinapahid. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients, mainam po ito. Mga kababayan, hindi man siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya sa goji berry. Yung goji berry kasi may anti-cancer properties. Okay po, yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger po. Ako po si Dante Marabilias. Bye-bye po. God bless.